Eh, Pastor, hindi ko mabitawan. Kahit malisan tao, hindi ko mabitawan. Eh, nagdesisyon ka nang hindi mo kaya eh, kaya hindi mo mabitawan. Eh, ano pa masasabi mo? Hindi, Pastor, pag-pray mo kung bitawan ko siya. Kahit anong pray ko sa'yo, ilayans kita, speak in tongues kita maghapon, hanggat hindi ka nagdedesisyon na bitawan, hindi mangyayari. Sa atin, no, ang ating thinking is that, basta hingin ko sa Panginoon, gagawin niya eh. Pero ang Panginoon, para daw pala i-transform ka niya, paguin mo muna kaisipan mo. So bago pala maranasan mo yung kapayapaan ng Panginoon na gusto niya sa buhay mo. Of course, God wants you to have peace. Pero sabi niya, para maranasan mo yon, isip ka muna. Itama mo muna kaisipan mo. Tapos kapag natama mo na kaisipan mo, i-practice mo ngayon yung nasa isip mo. Kaya po yung action po natin, kung gusto niyo pong may mabago sa action natin, babaguhin po muna natin thoughts mo. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. Paano daw? By changing the way you think. Gusto mo daw bang mabago? Sabi ng Panginoon, baguhin mo muna kaisipan mo. Hindi lang po nadadaan ang pagbabago sa pagbe-pray. Oo, ang Panginoon kikilos, pero ang kanyang pagbabago na gagawin sa'yo, mag-uumpisa muna kung babaguhin mo kaisipan mo.